Yan. Basta to make it sure na tama yung address, so nakalagay dito, yan, tama naman yung address niya. Meron ka bang naka-SOP? Nakakainis talaga. Yo, what's up mga ka-team? Ayan, welcome back na my channel, Team Passes Vlogs. And for today's video guys, ayan, sasamahan nyo muna ako ngayong mag-deliver ng food. Ayan, so ito yung aking isa sa mga sidelines. Ayan, sidelines. So bukod sa aking work. Actually, hindi pa naman talaga ako full-time dun sa work ko. So pa rin ako ngayon, naka-part-time. At saka last week kasi guys, ay kakatapos lang nung aking practicum yun. Tapos na sa wakas. So ngayon, magpa-part-time muna ako ng 4 hours sa ito sa food delivery service ng Skip the Dishes. Ayan. So ngayon guys, ay papakita ko sa inyo kung paano ako kumikita dito sa Skip the Dishes. Ayan, ng, kung magkano kikitain natin sa loob ng 4 na oras na aking i-duty. Ayan. So ngayon guys, ay magpipick up tayo ng pagkain doon sa kung anong ibigay sa atin ng apps. Kasi itong food delivery service nito is through application sa ano, sa ating cellphone na ginagamit. Ayun. So ayun nga pala guys, kung bago ka sa aking channel at ngayon ka palang nakapanood, ayan, paulit-ulit mo sa akin guys, please subscribe naman sa Team Passes Vlogs. Ayan. At huwag mo rin kalimutang mag-comment, mag-like at hit ang aking notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos pa na i-upload. Ayan, tara guys, punta na tayo dun sa ating pick up area. Actually yan, nagkaroon na tayo ng order. Ayan, so pupunta tayo dito. Ayan, oh, meron tayong madilim yata. Ayan, so meron na tayong pick uping order sa Donair, sa Queen Donair dito sa may Edmonton. So ang kanyang total charge ay almost $12, so $11.50 yung kanyang bayad dito kasama na doon yung tip. So ayan, depende kasi yung presyo ng deliveries kung magkano ibibigay ng tip ng customer. Meron mas malaki pa dyan, may mas mababa, pero malaking tulong. Ayun. So kasi dito sa Canada guys ay bawal siyempre ang tamad guys. So kung gusto mong may pera ka palagi dito, marami naman ditong sideline, kailangan mong mag-work sa tag, diba? So ganoon naman kasi yung mga nasa ibang bansa, diba? Kasi mahirap din ang buhay sa ibang bansa, kaya kailangan nating kumayod, kailangan nating mag-isip ng paraan para madagdagan yung ating income, diba? So ganun-ganun lang yun. So tara guys, mag-drive muna tayo dun sa pupuntahan natin. Yan, siyempre kailangan natin ng mask. Yan, number one mask. Tapos kailangan din natin nakala fully charge yung ating cellphone. Tapos may dala tayong charger. At ito guys, yung ating Skip the Dishes bag. Dito nilalagay yung ating pipig apina food. Yan, so mag-drive na tayo papunta. Tapos pagdating natin dun sa restaurant, kailangan nating i-update yung ating apps para ma-update din yung customer. Skip 4702. Sorry? 4702. Yeah. Correct? So guys, okay na siya na na-pick up na natin. And then, kailangan nating ilagay sa Skip the Dishes bag yung order. Ito. And then, pag na-collect na natin yung order, so i-update natin yung customer and then collect order. Yan, update natin siya. Collect order. And then we are proceeding to drive na, magka-drive na tayo. Yan. So ganun lang kasimple. Oh, thank you. Ganun lang kasimple and then magka-drive tayo, depende sa kilometers kasi yung binabayad ng mga tao dito sa Skip. Ayun guys, nandito na tayo sa bahay nung nagpa-deliver. So kailangan nating i-update yung ating apps. Yan, ilagay natin na park to customer. So para automatic na mag-update din yung apps ng customer na yung driver, yung courier driver ay nandito na sa harap ng bahay niya. So i-deliver na natin yung food dun sa kanya. So dito nakalagay sa instructions, contactless. Kasi nga COVID-19 ngayon, hindi na natin kailangan magpakita dun sa customer. Pag contactless, pwede nating iwan na lang natin yung pagkain dun sa harap ng bahay niya. So
manonotify naman siya sa apps niya sa loob na dumating na yung pagkain niya. Ayan. So punta muna tayo dun sa labas. Ilagay natin yung food niya. Thank you. So, yun. So, ayun guys, naiwan ko na yung pagkain dun sa bahay niya. So, ngayon, kailangan nating i-update yung ating apps para ma-notify din siya na-deliver ko na yung food dun sa kanyang address. Yan. Basta to make it sure na tama yung address. So, nakalagay dito. Yan, tama naman yung address niya. Tapos, yan, at atin nang i-delivered order. I-check na natin yan, then delivered. So, ayun. So, ngayon, paulit-ulit lang yung procedure, ganun lang. Paulit-ulit, yung parang jowa mo, paulit-ulit ka lang. Diba, ganun. So, ganun lang yung system ng Skip the Dishes. Pagka na-deliver mo yung food, so yung system yung magbibigay sa'yo kung may next order ka. So, maghihintay-hintay ka lang ng iyong susunod na order. So ayun, so yung for example yung kinita ko yung sa deliver na to, meron siyang $11.60 sa isang deliver. So pagka nakasampu kang ganun, so meron kang 100. So depende, meron namang mas mababa, minsan $8, $7, pero ang bayad kasi ng Skip the Dishes is per kilometer. So depende na lang yon sa ititip ng customer kung magkano'ng ibibigay sa iyo. Ayun. And then yung payment pala dito sa Skip the Dishes is binabayaran tayo ng Skip the Dishes is every week, every Wednesday. So automatic idinideposit 'yun sa aking bank account kasi yung payment naman ng mga customer dito is ginagamit nila is through credit card or Visa debit or MasterCard 'yun. So hindi na humahawak ng cash. So tinanggal na nila 'yon simula nung nagka-pandemic. Dati kasi kailangan minsan i-pick upin mo pa yung pagkain, babayaran mo yung restaurant, tapos i-reimburse yun ng re-reimburse yun ng customer sa'yo. Yun. Kasi diba, ang dami nangyayari sa Pilipinas dun sa mga Grab or mga delivery service na marami ng lolo ko kasi nga hindi pa masyadong maayos yung system ng delivery service sa Pilipinas. Kaya maraming nakakapanloko sa pag-o-order ng food. So dito sa Canada, napaka-safe. So hindi lang naman Skip the Dishes ang food delivery dito, marami. Meron ditong Uber Eats, meron ditong Foodora, meron ditong DoorDash. So marami. So ito, matagal ko nang ginagawa itong Skip the Dishes. Kaya malaki ang naitutulong sa akin ito. Pambayad din ng insurance, di ba? So ng insurance ng sasakyan, kaya ayun. So ngayon guys, ay maghintay-hintay lang tayo ng susunod na order natin. Tapos ayun, paulit-ulit lang 'yung nagagawin hanggang sa matapos 'yung ating ship. Yon. A few moments later. So ayun na nga pala guys, ayan, tapos na yung ating 4 hours, ayan, so hindi ko na naipakita lahat yung mga nangyari sa loob ng 4 hours kasi mahaba, baka abutin tayo ng 4 na oras, wala nang manood ng vlog. So ayan, i-greeting ko lang yung mga nangyari, so okay naman, biglang nag-busy kanina kaya sunod-sunod yung order, tapos yung mga request ng customer kailangan sundin natin, tapos may mga request na nakalagay doon sa mga ano nila, sa request nila na huwag maingay, iwanan na lang yung food, huwag nang iring ang bell, tapos yun nga, so sinusunod lang natin yun para hindi sila
magkaroon ng bad feedback sa driver kasi pwede silang mag-feedback pagka late yung food or bad yung na experience nila sa driver. So pwede silang magbigay ng feedback at reflect yung sa driver, di ba? So sa app. So ayun guys. So ayun yung ating apat na oras ay kumita lang naman tayo ng ayan 147 Canadian dollars. So kung sa Philippine peso yan ay convert natin ay nasa 5,500 plus, di ba? So hindi na masama, malaking tulong na din as part-time, apat na oras. So kung i-divide natin sa apat na oras, i-divide natin, siguro nasa kumita tayo ng 36 dollars per hour, 'di ba? So malaking tulong na din 'yon, 'di ba? So ayun, iba-iba yung araw ng kita, minsan may mababa, minsan mataas, minsan pag 2 hours lang kumikita lang ako ng $50, $40. So depende 'yon sa busy ng customer or sa busy ng restaurant talaga. Minsan may down talaga, ganun naman talaga. Minsan lalo pag bagong sahod ang mga tao, so ayan, maraming nag-o-order, ayun. So ayun nga pala guys, ayan, maraming salamat po sa pagsama sa aking vlog at saludo ako guys sa mga kapwa ko OFW na nasa saan mang sulok ng mundo, sa mga gumagawa ng mga sideline, ayan, huwag lang tayo magbenta ng laman, para masabi lang sideline, masama yun guys, so iwasan natin yun, at sa mga nagbebenta dyan na kung ano-ano, online Shopee, o online nag-online business, o kung ano man po ang inyong sideline, nasa mang kayong sulok ng mundo, proud po ako sa inyo. Ipagpatuloy nyo lang yan guys, at alam ko ang mga Pilipino ay masisipag, di ba? So ayun guys, hindi ko na pahabain at gusto ko lang i-shout out yung mga nag-comment sa aking huling vlog. Ayan, nakikita nyo naman sa ating screen. Maraming salamat po sa pagsuporta kay Team Passes Vlogs at sa aking mga members ng aking channel, ay gusto ko lang i-shout out sa mga nag-renew pa ng kanilang membership ng kanyang channel. Ayan, gusto ko lang i-shout out si Mami Ann, Wishes and Dreams, engineer sa Singapore, Single Lady, Cherry Managa, Lords Wendy Santoseldes, Wenman ng Kitchenette, Popoy Palaboy Vlog, kay OFW Lifestyle, Bornok 16, Ate Ann M, Adelpa Vlog, Maida Pam, Yudalmos Kitchen, Pinay Showbiz Balita, Miss Leslie Monet Aberion, at kay Uncle Tita. Ayan. Ako naman ay natutuwa at talagang kahit hindi ako nagla-livestream sa YouTube, ay nagpapamember kayo at nagtitiwala kayo sa channel ni Team Passes. Ayan. So maraming salamat po ulit guys. I'll see you on my next vlog. At inuulit ko guys, kung bago ka sa aking channel at huwag mo akong kalimutang i-subscribe, ayan, mag-comment ka na rin, mag-like at hit ang aking notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos pa na i-upload. Iyon! Maraming salamat po at bye-bye!